Proyecto Helmo. Magandang umaga, Sir Seth, at sa mga tagapakinig ng programa nyo. Mahilig po akong makinig sa mga horror story, lalo na kapag may ginagawa ako o kumbaga patulog na ako. Noong nakaraang taon po ay palagi akong nakikinig sa programa nyo. Ako si Ian, 23 years old at taga Zamboanga del Sur. Pero actually po sa Cebu na po ako naninirahan sa ngayon. Isa akong seaman, Sir Seth, at napili ko po yung channel nyo na tampukan ng karanasan ko na ito. Dahil yung boses nyo po, kahit nakakatakot yung istorya, nakuha nyo pong pakalmahin. Ako yung tipo ng tao na hindi ka agad-agad maniniwala kung walang sapat na pruweba. Pero naniniwala ba ako sa mga kaluluwa na hindi matahimik na magpaparamdam? Lalo na kapag kapamilya ko yung nagpaparamdam na yon. Uunahan ko na po kayo na hindi ko gusto ang manira ng isang lugar. Sadyang naranasan ko lamang po ito noong Mayo. Taon-taon, ako po ay nag-a-apply ng trabaho sa barko at dahil sa ating sitwasyon na nagbago ngayon nang dahil sa pandemya, natatagalan po kami kung makaalis. So itong karanasan ko na ito ay nangyari sa isang 5-star hotel sa Africa kung saan kami naka-quarantine ngayon. Ito ang kauna-unahang beses na naranasan ko ito. Pagkarating namin dito sa hotel, yung tipong akala mo palaging may nakamasid sa'yo. Maganda naman yung hotel na ito at napakalinis kaya walang sinong mag-iisip na may mangyayari sa akin dito. Dumating kami mga May 20. Unang gabi, hindi ka agad ako nakaramdam ng pamamahay noon kasi sa pagod ko. Nasa 18 oras po kasi yung biyahe sa eroplano. Pagkatapos ng hapunan namin, nakatulog agad ako. Nasa kalagitnaan na ako ng masarap na tulog noon, Sir Seth, nang maramdaman ko na para bang may tumabi sa akin. Nakarinig ako ng boses na sa pagkakaintindi ko, humihingi ito ng tulong. Tulong! Nung una, akala ko nananaginip lang ako. Bumangon ako pero ramdam ko na pagod yung katawan ko noon. Tumingin-tingin muna ako sa paligid, sa kwarto kung nasaan ako. Hindi pa man ako nakakabalik sa paghiga noon, meron akong narinig na katok sa pintuan ng kwarto ko. Sobrang lakas na akala mo yung tipong mababasag na yung pintuan. Pagkabukas ko, walang katao-tao doon. Doon ko na-realize, Sir Seth, na paano nga pala magkakatao doon sa parte na yon? Eh itong pinaglagyan sa akin na kwarto ay parang isolation room. Nag-iisa lang ako. Tapos kapag hinawi mo naman yung kortina sa bintana, purong malalaking punong kahoy ang makikita nyo. At ang mga kasamahan ko ay nasa ibaba, nasa ibang kwarto din. So bali, hinayaan ko na lang ito. Nahiga na lang ulit ako kasi sabi ko sa sarili ko, baka jet lag lang. Babad kasi ako sa biyahe, Sir Seth, gaya ng sabi ko. Sumunod na araw, tumawag ako sa reception para mag-order ng pagkain ko. Bawal kasi sa amin na lumabas hanggat wala pang resulta ng swab test namin. Nung hinatid ng staff yung pagkain, nagtanong yun sa akin kung Pilipino daw ba ako. Ang sagot ko naman oo. Ang sinunod na tanong nito, ayos lang daw ba ako doon? Okay lang daw ba yung tulog ko noong nakaraang gabi? At kung komportable daw ba ako? Kasi kung may nararamdaman daw akong kakaiba, huwag akong magdadalawang isip na mag-transfer sa baba habang bakante pa yung ibang kwarto. At nagsuggest din siya sa akin na pagkain ko ng hapunan, umorder din daw ako ng alak para mas makatulog ako. Nagtanong ako sa kanya kung meron bang problema dito sa kwarto ko na ito. Ngumiti lang siya.
Hindi ko na rin ito binigyan ng pansin kasi akala ko nagbibiro lang ito. Kinagabihan, siya ulit yung naghatid sa hapunan ko. Dun sa parte na yun, Sir Seth, talagang dinalhan niya ako ng alak, yung Johnny Walker na whiskey. Sabi niya para mabilis daw akong makatulog at hindi ako maistorbo. Ako naman syempre tinanggap ko ito kasi wala namang bayad dito. Sagot kasi ng kumpanya lahat ng pangangailangan namin dito. At nung tapos na akong maghapunan, nag-usap na rin kami ng misis ko via video call habang nagiinom ako. Noong nangalahati na ako sa alak, medyo nakaramdam na ako ng antok noon. Nagpaalam na ako sa misis ko na magpapahinga na ako. Pagkababa ako ng cellphone ko na yon, binuksan ko yung TV at nanood muna ako saglit. Bali yung cellphone ko nito nakasalpak sa may charger noon. Inilagay ko sa stand habang nanonood ako ng palabas. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako noon habang nanonood. Bandang alas 3 ng umaga, bigla akong nagising dahil sa panaginip ko. Sinasakal umano ako ng isang galit na maitim na babae. Meron itong sugat na malaki sa leeg niya. Ito yung tipo ng panaginip na parang pang totoong-totoo. Kasi nakikita ko pa rin yung buong kwarto ko sa panaginip na yon, sa hotel kung saan ako nakikituloy. Walang ano-ano, Sir Seth. Bumangon ako. Hindi ako masyadong makahinga noon. At laking pagtataka ko pa kung bakit nakapatay na yung TV, pati na yung mga ilaw na nakabukas bago ako makaidlip. Hindi ako pwedeng magkamali kasi ako yung tipong kahit na nakainom, alam ko pa rin kung ano ang nangyayari sa paligid ko. Ultimong cellphone ko noon, Sir Seth, wala na sa saksakan. Sabi ko sa sarili ko noon, parang may mali. Kasi maraming nagbago sa kwarto na yon pagkagising na pagkagising ko. Kahit na takot ako noon, hindi pa rin nabuo ang paniniwala ko na may kakaibang kababalagan sa loob ng kwarto. Kasi hindi ko pa naman nakikita ng buo yon. Ang ginawa ko, natulog na lamang ulit ako. Hanggang sa umabot yung Mayo 25, Sir Seth. Dito na magaganap yung hindi ko talaga inaasahan. Tanghaling tapat yon, na sa tingin ko ay nasa bandang alauna ng hapon. Kausap ko yung asawa ko sa may video call. Habang masaya ang pag-uusap namin, bigla ba namang nagsabi yung asawa ko na sino daw itong babaeng dumaan sa may likuran ko na maitim pero puting-puti ang suot. Sabi ko naman sa misis ko, paano ako magkababae dito eh? Ako lang mag-isa sa kwarto. Mismo sa floor na ito, ako lamang ang nakaupo pa. Tsaka loyal ako sa asawa ko, Sir Seth. Shoutout sa kanya. So bali ang ginawa ko noon, pinatay ko muna yung tawag namin ng asawa ko gawa ng iba na yung pakiramdam ko. Noong papunta na ako sa pintuan, dito na biglang nagbukasan lahat ng pinto ng mga kabinet, pati na rin ang pinto ng banyo sa kwarto. At ang lakas ng pagdadabog na naririnig ko noon, kahit na walang katao-tao. At ito pa, noong sinubukan ko ng tumakbo at buksan ang pintuan, hindi ko ito mabuksan-buksan, Sir Seth. Hanggang sa yung upuan sa may mesa, kitang-kita ng dalawang mata ko, Sir Seth. Umangat ito, na para bang merong bumubuhat na hindi ko nakikita. At walang ano-ano, bigla itong bumalibag papunta sa direksyon ko. Mabuti na lamang at nakailag ako noon at narescue rin ako ng mga staff doon. Rinig na rinig kasi umano nila ang lakas ng pagdadabog. At nung nakalabas na kami, dali-dali kaming tumakbo sa baba
at yung mga kagamitan ko, yung staff na lang ang pinakuha ko doon. Ayoko na talagang bumalik noong mga panahon na yon. Hanggang ngayon, Sir Seth, habang tinatype ko ito, kinikilabutan pa rin ako. Tinanong ko yung staff kung bakit ganito at ang sabi nila, meron daw pinatay doon sa kwarto. Doon sa mismong kwarto kung saan ako nakastay in. Taga doon din umano sa lugar na yon, sa Seychelles, Africa or Seychelles, Africa. Di lang ako sigurado, mga kagiliw. Ginilitan umano ito ng leeg ng French na asawa niya, na mismong lulong umano sa droga. Ang masama doon, walang hustisyang nakamit kasi nakatakas na yung lalaki bago pa siya makita dito na wala ng buhay. Ayaw din daw kasi ng kaluluwang ito na maingay yung kwarto. E ako, aminado akong maingay ako noon. Malakas ako magpatugtog ng music. Humingi na lamang ako ng pasensya kung sakaling nagambala ko siya doon. So ngayon, Sir Seth, hindi na nila pinabuksan yung kwarto na yun at nilipat na rin nila ako dito sa baba. Hanggang dito na lamang po, at sana mabasa niyo po ito kaagad para mapakinggan ko. Kasi lalabas na ako dito ngayong June 4 at sa barko na kami, kaya wala nang signal doon. Kaya sana mabasa mo ito kaagad para mapakinggan ko pa. Nako sir, sorry po, pero ito na. Sana sa pagbabalik niyo sir o pagbaba niyo ng barko ay mabasa niyo yung upload natin na ito. Maraming maraming salamat, mga kagiliw. Sa susunod ulit.